bigas ang pangunahing pagkain ng mga Pilipino. Milyon-milyong kababayan natin ang umaasa sa sipag at tiyaga ng mga magsasaka para sa pang-araw-araw na pagkain. Kaya't napakahalaga na pangalagaan na mabuti ang tanim na palay ng ating magsasaka at masiguradong maganda ang kanyang ani. Kung gayon, karapat dapat lamang na maabot ng magsasaka ang potensyal na ani ng kanyang pananim. Kami po sa Corteva ay narito upang gabayan kayo sa mga rekomendasyon ng Pioneer upang masiguro ang magandang ani at mataas na kita sa inyong bukid. Una, pagplanuhan ng maaga at maigi ang pagtatanim. Sa pagplano, alamin ang uri ng lupang pagtataniman at ang pH level o asim nito. Siguraduhin din na may mainam na drainage system at may madaling pagkukunan ng tubig. Siguraduhin na nasa ayos ang pagkukunan ng puhunan at ilista ang mga inaasahan na gastusin tulad ng labor, binhi, abono, pesticides at iba pang kailangan sa pagtatanim. Alamin ang tamang Pioneer Hybrid na angkop sa panahon. Ngayong nakapagplano na, panahon na para ihanda ang lupa. Ipasuri ang lupa upang malaman ang taba at asim nito. Pati na rin ang sapat na daming abonong gagamitin. Maaring sadyain ang Bureau of Shelves Regional Office o lumapit sa kinatawan ng Corteva na malapit sa lugar. Sa pamamagitan ng Soil Test Kit o STK Guide, malalaman ang katabaan ng lupa. Ihanda ang lupa 3 hanggang 4 na linggo bago maglipat tanim upang maging maganda ang tubo at pag-ugat ng binhi at maiwasan ang maagang paglago ng damo sa pamamagitan ng mas maayos na pamamahala sa pataba at patubig. Araruhin ang lupa ng 1 beses sa katamtamang lalim na 10 to 15 centimeters. Gumamit ng hand tractor o kaya naman mechanized tractor para mapadali ang pag-araro ng lupa. Suyudin ang lupa 1 linggo matapos ang pag-aararo at ulitin pagkaraan ng 1 linggo. Patagin ang lupa sa pamamagitan ng paletang hila-hila ng kalabaw. Linisin at ayusin ang mga pilapil para maisara ang mga butas na maaring maging tapunan ng tubig at pamugaran ng daga. Kapag naihanda na ang lupa, maari na din ihanda ang binhi at ihanda ang punlaan. Piliin ang tamang binhi na may resistensya sa mga sakit. Ang mga Pioneer Hybrid Rice Varieties ay high-yielding, maraming suhi o tillers, mahaba ang uhay, marami at mabigat ang mga butil, at may resistensya laban sa mga sakit. Para sa karagdagang impormasyon sa tamang pagtatanim ng Pioneer Hybrid Rice, maaring basahin ang seed guide na nakapaloob sa Pioneer Seed Bag. Simulan ang paghahanda ng binhi sa pamamagitan ng paglalagay nito sa sako. Hugasan at ibabad ito sa malinis na tubig sa loob ng 12 hanggang 24 oras. Palitan ang tubig kada 6 oras upang maiwasan ang pagkasira ng buto. Ihaon ang binhi, tanggalan ng tubig ang lalagyan, hugasan ng malinis na tubig at muling takpan. Panatilihing basa at ikulob ang mga binhi sa loob ng 24 hanggang 36 na oras. Balibaligtarin ang mga binhi para maikalat ng maayos ang temperatura hanggang sa may tumubong puting ugat dito. Ngayon, maari nang isabog ang inyong binhi. Kailangan munang maghanda ng punlaan o seedbed para sa binhi. Pumili ng 1 lugar sa palayan na malayo sa lilim at bahayan. Gumawa ng 300 hanggang 400 metro kwadrado na punlaan para sa 15 hanggang 20 kilong binhi. Lagyan ng organic fertilizer 1 kilo kada metro kwadrado para maging malusog, madaling mabunot ang mga punla at mabawasan ang pinsala sa ugat. Isabog ang binhi 1 dakot o 50 gramo kada metro kwadrado sa punlaang mamasamasa. Magsabog ng abono 2 beses sa punlaan, 7 araw pagkatapos magpunla at 7 araw bago bunutin. Patubigan ang punlaan pagkaraan ng 2 hanggang 3 araw na may lalim na 2 hanggang 3 centimeters. Panatilihing may tubig ang punlaan hanggang sa araw ng pagbubunot. Sa 7th araw, magsabog ng 5 hanggang 10 gramo ng triple 14 o 1620 kada 1 metro kwadrado o 2 hanggang 4 na kilos kada 400 metro kwadrado. Sa 2nd pag-aabono sa punlaan, maglagay ng 5 hanggang 10 gramo ng 2100 kada metro kwadrado o 2 hanggang 4 na kilo kada 400 metro kwadrado.
Importanteng maprotektahan ang punlaan laban sa pinsalang dulot ng mga daga, kuhol, ibon at kakulangan ng tubig. Sa 18 hanggang 21 araw, maari nang bunutin ang punla at ilipat tanim. Tandaan, dahan-dahang bunutin ang punla upang maiwasan ang root injury. Huwag putulin ang dahon ng palay dahil magiging daanan ito ng bakterya na sanhi ng sakit. Bunutin lamang ang mga seedling na kailangang itanim sa isang araw. Magtanim ng 1 hanggang 2 punla sa kada tundos na may layong 20 by 15 kapag tag-init at 20 by 20 kapag tag-ulan. Mahalagang sundin ang wastong populasyon. Ito ay makakatulong sa pagpapatibay ng pundasyon ng palay, pagkontrol ng damo, at mapaganda ang bunga upang maabot ang potensyal na ani. Taniman ang mga bakanteng tundos o missing hills sa loob ng 1 linggo. Mahalagang sundin ang mga wastong pamamaraan ng pag-aabono upang maabot ang potensyal na ani ng palayan. Sundan ang resulta ng pagsusuri ng lupa o kung hindi nasuri ay sundan ang rekomendasyon ng pioneer sa pag-aabono. Ang pag-aabono ay ginagawa ng 4 beses. Una, magsabog ng basal na abono sa huling pagsusuyod o pagpapatag upang maihalo ito ng mabuti sa lupa. Pangalawa, magsabog ng abono sa panahon ng pagsusuwi o mid-tillery o 38 hanggang 42 araw matapos magpunla. Pangatlo, sa pagbubuntis o early panicle initiation na nasa 53 hanggang 56 araw pagkatapos magpunla. At pang-apat, sa pagsasapaw o flowering na nasa 80 hanggang 83 araw pagkatapos magpunla. Panatilihing mamasa-masa ang lupa ng 1 linggo mula paglilipat tanim. Sa panahon ng pagsusuwi, mainam na mababaw lamang ang tubig sa 2 hanggang 3 centimeters. Ito'y nakakatulong sa pagsuwi at pagdami ng mga ugat. Panatilihing nasa 5 hanggang 7 centimeters ang tubig sa panahon ng pagbubuntis hanggang sa ang butil ay maging malagatas. Maari nang patuyuan ang palayan 1 hanggang 2 linggo bago mag-ani. Ang tamang pagpapatubig at paghahanda ng lupa ang pinakamabisang pamuksa sa damo ng palayan. Mahalagang puksain ang damo dahil inaagawan nito ang halaman ng nutrisyon sa lupa, liwanag ng araw, espasyo at tubig. Dapat puksain ang mga damo sa palayan sa unang 40 araw ng paglilipat tanim sa pamamagitan ng paggagamas, rotary weeder o mga rekomendadong herbicide ng Corteva. Para naman sa pamamahala ng peste, mag-spray ng insecticide at fungicide kung kinakailangan upang masugpo ang mga karaniwang peste at mga sakit sa palayan. Ilang mga paalala, gumamit ng mask, damit na may mahabang manggas, guantes at bota para sa wasto at ligtas na paggamit ng pesticide. Basahin din ng mabuti at sundin ang nakasaad sa lalagyan ng pesticide. Kapag nasa 80-85% na mga butil ay hinog o gininto ang dilaw, maari nang gapasin ang palay at giikin gamit ang thresher. Maari din naman gumamit ng combine harvester sa pag-aani ng palay. Maari nang patuyuin ang palay. Pagkatapos anihin, ibilad ang palay sa loob ng 2 hanggang 3 araw o hanggang sa bumaba ng 14% moisture. Maari din gumamit ng mechanical dryer upang mapabilis ang pagtuyo ng palay sa loob lamang ng 6-8 oras. Ilagay ang inaning palay sa lugar na tuyo at hindi mainit. Siguraduhin ito ay ligtas sa mga insekto at daga. Para malaman ang netong kita, mag-cost and return computation kung saan ang gastos ay tatanggalin sa kabuuang kita sa ani. Ating balikan ang mga wastong hakbang at rekomendasyon upang maabot ang potensyal na ani.
Sa loob ng higit 40 taon, ang Pioneer ay gumagawa ng mga paraan upang matulungan ang mga magsasakang Pilipino na mapaganda at mapataas ang ani at magbigay ng ginhawa sa pagsasaka. Muli, kami po sa Corteva Agriscience ay hangad ang masaganang ani at kita ng ating mga bayaning magsasaka.